Yet God gives us a grace from the dead. That is why mighty powers are born in him. Others were saying, he is Elijah. Still others, he is a prophet like any of the prophets. But we never heard of it, he said, it is John whom I beheaded. He has been raised up. Herod was the one who had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. John had said to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. Herodias harbored grudges against him and wanted to kill him, but was unable to do so. Herod feared John, knowing him to be a righteous and holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much perplexed, yet he liked to listen to him. Herodias had an opportunity one day, when Herod on his birthday gave a banquet for his 4 years, his military officers and the leading men of Galilee. His own daughter came in and performed a dance that delighted Herod and his guests. The king said to the girl, ask of me whatever you wish, and I will grant it to you. He even swore many things to her. I will grant you whatever you ask of me, even to half of my kingdom. She went out and said to her mother, what shall I ask for? Her mother replied, the head of John the Baptist. The girl hurried back to the king's presence and made her request. I want you to give me at once on a platter the head of John the Baptist. The king was deeply distressed, but because of his host and the guests, he did not wish to bring his word to her. So he promptly dispatched an executioner with orders to bring back his head. He went off and beheaded him in the prison. He brought in the head on a platter and gave it to the girl. The girl in turn gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in the tomb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Father, I am so thankful that you are home to be part of your celebration and to see for the first time
katulungan is not worth it. Kesa ano natin, it's so easy to get lost. At mula ng professor, kuminsan ka kung sino may maraming lang, sino may nagmamalulong. Sino may nagsasabi, oh, ilang lang naliligaw. Ang tao niya tulungan, yung tao naliligaw at hindi niya makita naliligaw siya. Para sa akin ang isang pare, tulad sa pare, sabi niya, Father, paano pa ito? I am in love with a married man sa isang tao may asawa na. Yun ang kanyang problema. Nagkaroon siya ng sama niyo at problema sa pare. Pagkatapos ng salita niya, yung pare yung magsasalita na rin, inunahan niya pa rin. Sabi niya, Father, ano ko may sasabihin ka? Father, kahit anong penance, kaya kong gawin. Kahit sabi mo, Father, sa simula ng pinto na si Pan ang kasalta, maglalataw ng alugod. Gagawin mo yung Father. Kahit sabi mo, isang buwan, tubig na tinapay na, gagawin mo yung Father. Father, kaya ano, kaya ang gawin. Huwag mo lang sabihin na iiwanan ko siya. Hindi ka problema. Handa siya gawa na lahat, pero hindi niya makita na yung pagsasama nila pala. Pero si Herod, sinasabi niya ni John the Baptist, ay sa ulo, sinasabi niya na hindi dapat niya, hindi siya kapatid mo, kasalanan niya, ayaw. Nung sinabi ng babae, kuburutan si Juan Bautista, alam ni Herod malino, pero wala siya magkaroon. Pali, tinuloy pa. Mga kapatid, kaya ng mundo natin, napakaraming ng tao ang mali, kaya ang ipaglabas niya tao. Bibigyan ng mga pangalan. Pero pag mabasahin ang sulat, actually ito yung invocation ng isang pastor. Ang pangalan ay si Reverend Joe Wright. Itong pastor na ito, tinawag sa isang gathering ng mga politicians sa Amerika. Tinawag siya para magbigay ng invocation. Pakinggan niyo na sa niya. At tingnan niyo kung pagkatapos ito, kung naibay pa siya ulit, papalimit pagkatapos na niya sa niya. Ito po sinabi ni Reverend Joe Wright. Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and seek your direction and guidance. We know your word says, woe to those who call evil good, but that's exactly what we have done. We have lost our spiritual equilibrium and inverted our values. We confess that we have ridiculed the absolute truth of your word and called it all pluralism. We have worshipped other gods and called it multiculturalism. We have endorsed perversion and called it alternative lifestyle. We have exploited the poor and called it lottery. We have neglected the needy and called it self-preservation. We have rewarded business and called it welfare. We have killed our unborn babies and called it choice. We have shot abortions and called it justifiable. We have neglected to discipline our children and called it building esteem. We have abused power and called it political savvy. We have coveted our neighbor's possessions and called it ambition. We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression. We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment. Search us, O God, and know our hearts today. Try us and see if there is some wicked way in us. Cleanse us from every sin and set us free. Guide and bless these men and women who have been sent here by the people and who have been ordained by you to govern this great state. Grant them your wisdom to rule and may your decisions direct us to the center of your will. I ask this in the name of your Son. Amen. Pagkatapos nun, never siya nanibay. Kasi panalangin niya ang daming pinamahan. Yan ang galing ng tao ngayon. Sa Amerika, magsalita ka pa sa abortion. At sabi mo, kung yun yan, kung pala na yan, kasalanan may sagot sa'yo, you are depriving us of freedom of choice. Hindi pala abortion
seem to get lost, at hindi mo alam na hindi mo alam. Napakasimple na formula. Ang tao galing sa Diyos at ang buhay mo babalik sa Kanya. Because of that, I think it's a message of our Lady of Lourdes. Precisely, penance, conversion, repentance, bumalik sa Kanya. That's why we can talk about the journey of faith in the tao. The best model for that is our Blessed Mother. Una, mga kapatid, if you want to imitate our Blessed Mother, tingnan nyo, what is very clear about our Blessed Mother? Number one, sino siya sa harap ng Diyos? Sabi niya, I am just the handmaid of the Lord. Everything is done. Yan po ang tamang simula ng journey of faith. Pero kung sinabi ng tao, magaling ako, mas magaling pa ako sa Diyos, ang Diyos ay ginagawa the owner. Marami sa ating kamag-aaral ng the owner at the owner. Pag umalami ka ng the owner, anong feeling ko? Kaya ka mataas na pinipili mo yung confidence. Kasi yan ako as the owner, di ba? Pag hindi pa umalami ng the owner at makakaray niya, hindi. Yung tatahi mo makakaray niya. How many times we use God simply in the order? O yung hindi naman sa iyo, sige. Pero pag-uwin, pero pag-uwin ako galing. Sisipan ako, simpan ka rin, kompleto. I feel good. Kompleto, simpan ka rin. Ay, yung saan na away, kompleto pa rin. Kaya ako, very, very clear. I am just the handmaid. God is the Almighty. Lahat galing sa Kanya. Yan pong simula na sa worship. Journey of faith would start with this. Man is nobody in front of God. What kind of mamanunog sa Panginoon? Kahit i-operate ka, you are nothing in front of God. And that's a good start. Aminin mo that you are nothing. And that everything comes from God. Maganda pong start yan. Because the second effect, if this God can bless me so much, I will start to trust this God. Ang mundo ay palitan. Iwan na lang sa ganda tao. Ang mga sana ko tutulong niya. Iwan na lang niya. God will not abandon me. And for a blessed mother, bakit na sinabi, Via, let me know, kahit hindi niya na lang, I trust this God. At yung mga palitan, if we really learn to trust God, God will never abandon us. Kung si God has been blessing you since the day you were born, pwede ba yung pag-tinager ka sa sabihin, o tama na blessing ko, pahala na dyan. God will bless you until the end of your life. Alam niyo, nakita ko sa YouTube, isa sa story yan, kwento na mag-asawa. They have three kids, boy, girl, girl. Napakita ko na natin yan. One time si husband sa trabaho, yung nanay na nag-drive ng bus sa Amerika, patungan sa Korea, kasama si Lola. Traffic light, bigyan. Bigyan ka siya ng trailer. Nasaktan na, yung patungan si Edad 752. Dinala sa kanya niya ng hospital kasi yung magbata masyadong delicate. Eto pwede ng patay, kung nabalitaan niya, ako siya agad. Pagdating sa mga ng hospital, sabi ng nurse, yung anak yung lalaki, patay na. Last ko na lang, pakulis pa kami ng hospital, balita, yung anak ko babae, patay na rin. Last ko ka lang, bulso ka lang yung babae, itumabos sa kanya na, sir, sorry, patay na. Makita mo talaga sa interview ni Mora kung gano'ng pagbigat ng kanilang depression. One moment, ang ingay ng bahay nila, next moment, solid na rin. Kinikwento na natin ang aking sa kwarto, inahalo na niya yung mga blanket na tanong niya. Just to remember the presence. And there was a time when he became very suicidal. Pero lumuwasan niya ng compact na wala nang papapatay sa kanya. Kasi sabi niya, pag nakapapatay ka, susunod ako, wala nang gagawa na niya. Alam niyo, kasi ako na ikwento for 3 years. They carried the pain, pero hindi siya na wala nang pag-asa. They kept on trusting God. After 3 years, at prior to siya, nag-untis yung babae. Alawin lang, triplets. At yung anak niya, boy,
he wanted to share something good with Sister Mom. Pagkatapos ng tiwala, the third one is gratitude. Be grateful. Our Blessed Mother, my soul proclaims the greatness of the Lord. Wala siyang complain. At mga kapatid, pagkatapos ng attitude. Pag na-realize natin, God is great, we become grateful. At ang tao grateful na pagpansin yung goodness. Pag umasok sa kwarto, ibang ganito. Eh bakit kanilang grateful? Ang tao grateful ganito, buti ang grateful ganito. Yung tao may grateful, bago paso ng simbahan, eh bakit yan ang kwarto na, bakit ganito, bakit kanina? Pinahanap lang yung reklamo. Ang tao grateful will always appreciate goodness in people. At ito yung mga kapatid, that's a very Christian attitude. Be grateful, but in Christ with the eyes of God, we are all the same. Pero mundo natin, palitan. Ang mundo natin, susumatin ka mo sa kanag-anag, pagkano ang sweldo mo, kano ka lang yung pang-account mo. Ito ang maraming. Dalawang sklan, nagdalawang basketball, new AAP. Papagitin ko kay Sulat kasi mga Catholic University Fair. LaSalle versus USD, basketball game. Eh, pag nagkawag, inamin na lang yung game, inarap sa flower. Inarap sa PLP. Ano ang sulat sa flower niya? Tuition fee mo, bawal ko lang. Bahala kayo kung mag-guess mo ang sulit. Inarap talaga. Para sa akin, wala kang karapatan sa video nila. Mahirap ka lang. Kasi tuition fee mo, bago mo lang yan. Yan ang mundo. Doon ka susuwate, mas hangat ka, mas magaling ka mag-Ingles. Mag-mispronounce ka, magkatawan ka. Diba, meron bumili, ano yung parang esprit? Esprit, diba? Meron bumili na ate, sabi niya, pamilya ng esprit. Pinagtawa na sa his baby, sabi niya, oh, esprit. Yan ang yung kulay yelo sa message ni Ibi. Script yan, bumakas o kayo ba yung magandang script doon. Rejected na lang kasi mali yung pagka-pronounce siya. Dapat script. Next, may iba rin. Bagong customer, sabi niya, do you want script? Sa message ni Ibi, kaya ko rin. O kaya kaya kailangan. Sure! Anong kulay ng size? Sabi ang bibili ha? Size? Kung ano ba yung script sa loob? Sabi niya ba? Matawa ka rin, sayang ka rin. Yan ang mundo natin, susumakit ka, mayaman ka naman, magiging pag-ingles ang nag-aaral. Ang tao grateful, walang pake. I appreciate you for who you are because in the eyes of God, we are all the same. At ang pinalas ka, ang tao grateful, we always express in God. At pangapagin, yan ang editing na lahat ng journey of faith, hindi si ba? Kung sa pagdating nyo na nagpunong si Pa at this great church, ang tanong ng gagawin yung pag-uwi niya. Kung sino man dito tayo nagsisipa kayo kaaway, at pag-uwi yung kaaway pa rin, ano nangyari sa journey of faith? Because the ending of the journey of faith is to love and forgive. Baka yung kaaway na yan, 2012 pa, water na yan, nakakagal na, nakakaya sa puso mo. Yan ang pinakamuli. At alam mga kapatid, anytime we can die, the best thing we can do is that we have been loving. Kahit hindi mo memorize sa Biblia, katulad ng iba, as long as you practice your faith by loving others, your journey of faith is going up to God. Ito ang story about Ronald Reagan, Presidente ng Amerika. May sakit, Alzheimer, nawawala na yung memory. Yung kanyang speech writer gusto magpaalam sa kanya. Sabi niya lang si Reagan, bilisan ko kasi araw-araw lumala ko yung pag-iisip niya. Hindi niya matatanggap yung pangalan niya, pangalan niya. So, bago tayo si Ronald Reagan, nakaharap sa panel, at hindi na gano'n. Dumating yung speech writer. Sabi niya speech writer, thank you, Mr. President, because of you, Cold War has ended. Binitan niya niya yung mga achievements si Ronald Reagan. Alam mo, reaction ni Ronald Reagan, wala, nakatingin na sa pag-iisip. Tuloy pa rin siya. Thank you, Mr. President, because of you, the world is a better place. No reaction. Thank you, Mr. President. Tuloy pa rin siya. Patuloy, sabi ng speech writer, wala na ako. Wala na reaction.
great model for them. Today is Holy Mass. Let us ask maybe for intercession. We are all doing the same journey. Sana wala po maniyaw sa atin. Always remember, our life is a journey back to God. And if we can express that in a life of stewardship, a life of gratitude, a life of trust, and a life of love, we are not lost. We are walking the right journey of faith back to the Father. Let us all stand. By the same God, waiting on courageous proclaimers.